What's up mga patid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at mga patid natin, kita nyo naman sa aking mukha, sobrang excited ako. At guys, kita nyo naman sa title and thumbnail natin at ito, yes mga patid, it's a microphone but not a simple microphone. Ito ang unang-unang mahawakan kong wireless microphone na good for streaming, recording, podcast, or whatsoever kung saan mo gustong gamitin. And then naghahanap ka ng minimal look dahil nga walang mga cable management, walang mga boom arm guys, dahil nga ito'y wireless. So bago ang lahat yan, pasukan muna natin ng intro. So first, gusto ko munang pasalamatan ang Boya sa pagpapadala nito sa atin dito. And now guys, abangan nyo itong next vlog natin ha. Ito, itong kanilang mic stand na to. Napakaganda na itong boom arm na to. Pero ngayon, ito munang microphone na to. Ang wireless na condenser microphone guys. Ay, sobrang excited ako dito. Kasi ito yung mga inaantay ko guys. Ito yung mga inaantay ko mga microphone na po pwede sa ating live streaming. Pero syempre mga patid, guys, road to 100k na tayo. Baka naman, onting-onti na lang guys. 3,000 na lang. 100k na tayo. Kaya guys, kung gusto nyo pa makita ng sinuwing tips, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at chumalita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So ito na nga ang ating Boya. Okay, this is the Boya Wireless Wired Dual Function Microphone. Okay, this is the BY PM500W. Actually mga patid, hindi ko na to masyadong i-maximize yung features nito dahil mga patid, same na same lang naman ito sa PM500. Ang kinaiba lang nito guys, meron itong W, ang ibig sabihin nun, it's wireless. So from the box mga patid, syempre paperworks and mga stickers, hindi mawawala yan. Packaging ng Boya, wala rin ako masabi, maganda-ganda rin talaga yung packaging nila. Nandito yung kanilang USB cable, USB Type-C to USB Type-C interface. Another one, a USB A to USB Type-C interface. Alam nyo ba guys, gusto ko lang i-share sa inyo ng saglit. Nung bata ako, kala ko mga patid dati, nakakain. So guys, hindi to pagkain ha. And pantanggal to ng moisture. So magandang ilagay sa mga kulob like sapatos or yung mga ganitong bagay, the gadgets guys, para hindi sila mag-moist. And ito na yung ating microphone. Same na same pa rin naman siya guys sa PM500. Ganun na ganun pa rin yung itsura niya. Pero meron ng kakaibang kasama dito. Ito guys. Ito yung USB dongle and then USB Type-C dongle guys para sa wireless connection niya. So bago ninyo marinig yung ating mic audio test dito sa microphone na to, punta muna natin dito yung kanyang quick specs. Okay mga patid, syempre unang tanong dito dahil ito ay wireless, meron itong battery, gaano ba kahaba ang battery life niya? Yan ang unang-unang hinahanap natin pag-usapang wireless. So mga patid natin, meron itong battery life na pwede mong gamitin ng up to 8 hours. At guys, ang charging time niya it's 1.5 hours. So para sa akin mga patid natin, napakagandang bagay na yun. Lalo na ako isang streamer, naglalive ako ng 4 hours mga patid, nagpa-podcast ako, gumagawa ako ng mga content for 2 hours. And mga patid, for sure, for the day, na-survive ka na ng microphone na to. And then guys, charge mo na siya pag di mo na siya ginagamit. And that's it. Same pa rin naman dito halos yung features niya sa PM500 mga patid, yung naunang version nito. Ang kinaiba lang nito, it's wireless. Siyempre dahil ito ay wireless, may makikita kayo dito sa ilalim na button para mga patid natin pang pairing. At meron siyang 4 dito na LED. Yan po yung ating battery indicator. At guys, yan yung ating connectivity indicator guys. Kita nyo naman, as you can see, okay, nagbiblink dito yung mga LED guys. And yan po yung battery life niya. So which is good dahil malaking factor sa akin yun pag wireless. Alam ko kung malulobat na ba or hindi pa. And syempre, nandito rin kanyang USB Type-C mga patid, the interface. At nandito rin po mga patid yung audio 3.5mm jack para sa monitoring. Pagdating sa kanyang polar pattern mga patid, napakaganda rin ang features na kayang ibigay sa atin itong PM500. At meron siyang dalawang polar pattern guys. Unang-una na nga dito ang cardioid na good for podcasting mga patid natin and streamer or gumagawa ka ng mga content. And also mga patid, the omnidirectional na pwede niya ma-pick up na lahat na nakasurround sa kanyang sensitivity. And also mga patid, meron siya ditong LED indicator mga patid. Once you push the knob in the middle, magiging blue po siya, ibig sabihin active. And then guys, once you push again, it's red, it's mute. And once you push again, magiging purple naman yung kanyang LED. At guys, ibig sabihin nun, yun naman ay para sa kanyang gain control. Which is good na naman mga patid, dahil syempre may gain control yung microphone natin. Para sa akin, it's a good factor. So napakadali lang naman i-set up nito para sa pagiging wireless niya. Umpisa-umpisa dyan, syempre mga patid, you need to turn on this microphone na makita natin yung button na nasa ilalim. And then guys,
plug your USB dongle sa iyong smartphone or sa inyong PC, kagaya na nakita nyo mga patid, nakakabit siya dito sa ating USB hub. And makita nyo po guys na umiilaw siya dito na kulay white. Ibig sabihin mga patid natin, pa naka-stable na po yung kanyang LED na white, ibig sabihin connected na sila. Actually mga patid, napakabilis lang nila i-paired. Once you turn on the microphone, once you plug in the dongle, automatic paired naman na sila. Pero just in case na magkaroon kayo ng problem sa pairing, meron naman single button dito guys sa dongle, and automatic hahanapin na po niya dito yung kanyang microphone, and that's it. Napakabilis lang mag-pair, and sobrang compatible nila sa macOS, iOS, sa PC, and sa Android na using USB Type-C. So wow, di ba? So yan mga patid, yung naririnig yung audio ngayon ay nanggagaling na dito sa Boya BY-PM500W. And guys, meron akong headphone dito mga patid, at nakakonek ito dito sa ating PC. Pinapakinggan natin siya. So far mga patid, malinis dito yung ating audio. At guys, pwede nyo rin naman i-connect yung inyong mga headphone dito sa ating microphone dahil nga meron siyang monitoring. Pero mga patid, kung napansin niyo or kung narinig niyo guys, every time nagagalawin ko yung microphone guys, medyo sensitive siya. Okay, so guys, medyo maririnig mo po yung mga onting alog dito. Medyo sturdy dito guys yung kanyang stand. So mga patid natin, if you have a budget, I must recommended na bumili kayo dito guys ng mga ganito, na mga boom arm mga patid, and mas feeling ko mas magiging stable dito yung kanyang stand. Or kung gusto nyo na minimal or naghahanap kayo ng microphone na parang ganito, isipin nyo guys, if you have a table, so ang linis niya, di ba, walang wire and everything, so pwede siya mga patid natin sa lahat ng bagay, gumagawa ng content, podcast, ang linis niya guys, pwede mo siyang ilipat dito sa kabilang side and everything. Ang naririnig nyo mga patid natin, it's no editing process, okay? It's a native sound from this microphone. So para sa akin guys, it's good na good na, lalong-lalo pa kung marunong kayo mag-edit ng mga filtering ng inyong mga voice or ng inyong mga microphone, sobrang panalo na ito. Pero napansin ko lang din na pag nilalapit ko yung boses ko, ayan guys, oh, mas malinaw yung boses natin, mas bo, dahil nga this is a cardioid microphone, okay? So means kailangan mo magsalita near on the front of your microphone. Guys, hindi ako po pwede masyadong malayo dahil syempre meron siyang specific sensitivity para sa kanyang pag-pick up. So ngayon mga patid, once na i-change ko siya ng mode, i-change natin siya ng mode to omnidirectional. So i-click lang natin. Ayan guys. So kung napapansin ninyo, naka-omnidirectional na tayo. So kahit ikutin natin yung microphone mga patid, eh halos same ng pag-pick up yung voice natin. So good na good itong omnidirectional if gusto mo na mga different mic placement. Okay, gusto mo ng paganito, gusto mo ng paganyan, everything, mga patid, po pwede. Pero sa ibabaw, medyo nagliles yung pickup niya. So, on the best pa rin talaga, it's sa side. Ibalik natin sa cardioid. So, makikita ninyo, or maririnig ninyo, once na nag-cardioid ako dito, medyo mas magiging solid yung voice natin. Naka-cardioid na tayo. So, mas maganda talaga ang cardioid polar pattern pagdating sa content creation. Lalong-lalo na pag ikaw ay nagpa-podcast or nagsasing recording, guys. Ito yung pinaka-the best na polar pattern. So, mga patid, comment down below kung meron kayong ibang microphone na nakita na wireless na ganito. Actually, marami naman ako nakitang wireless microphone, pero more on lapel, guys, or yung mga pocket microphone. So, ang tinatopic natin dito guys, it's yung condenser microphone na good for streaming, podcast, and everything guys. And hindi lang yon, hindi lang to pang PC. Kung ang yung smartphone ay may USB Type-C, pwede itong maging microphone doon. Kung doon kasi smartphone gumagawa ng content. Ayos, di ba? Actually, mga patid natin, wala na akong masabi dito sa microphone na to. Doon pa lang sa pagiging wireless niya, napawaw na ako, at narinig nyo naman dito yung kanyang mic audio test. Guys, sobrang solid. Again, ah, it's a raw voice. Hindi po yan inedit, guys.
promise. Okay, hindi yan in-edit para magkaroon tayo dito ng transparent review. So ngayon, puntahan natin dito yung mga hindi ko nagustuhan. Siyempre mga patid, meron pa rin tayo ditong hindi nagustuhan. Unang-una mga patid natin dito guys, it's yung kanyang stand. Okay, actually this stand is sobrang ganda. Napaka-minimal niya, napakalinis niya, pero feeling ko kulang siya sa tibay. Lalo na guys, onting alugin nyo siya. Maybe hindi nyo lang siya naririnig dyan ngayon guys dito sa ating video. Pero meron po mga patid. Meron po talaga. And ang lakas po guys. So every time na galawin ko yung microphone mga patid, meron po tayong naririnig guys na feedback. Yun yung unang-una ko napansin. Ako guys, medyo sensitive ako pagdating sa microphone kasi gusto ko magkaroon tayo ng magandang audio. So unang-una ko tinitignan yung guys kung gaano katibay guys yung kanyang stand. So, pwede mo naman siyang tanggalin like what I said, and then pwede mo siyang ikabit sa mga boom arm guys and everything. Para sa akin mga patid natin, hindi naman ganun ka big deal. Pangalawa na hindi natin nagustuhan dito guys, it's yung kanyang body. So ako guys, I'm a fan ng full metal microphone guys, lalo na pagdating sa panahon ngayon kahit pa budget microphone, naglalabasan na po yung mga full metal body mga patid na mga microphone. Like what I said, ang metal microphone mga patid natin or yung alloy microphone ay mas better sa plastic microphone. That's why lahat ng gawin natin dito sa microphone na to is napipick up niya dahil nga it's plastic. So medyo malutong guys yung kanyang body. Although okay lang naman din dahil naman din sa kanyang price point, hindi na rin naman ganun ga big deal. Pero napansin ko lang din dito, kung wala ka mga pop filter mga patid or mga windscreen guys, medyo explosive or sumasabog yung boses mo. Pero pakinggan nyo guys, once nalagyan ko siya ng pop filter. So yan mga patid, para sa akin mas malinaw dito yung ating boses. Actually malinaw din naman kanina, pero mas dito hindi sumasabog yung mga flowsive words natin. So mga patid natin, hindi rin naman ganun ka big deal ito dahil magkano lang naman sa Lazada and sa Shopee to guys. This is 35 pesos, so para sa akin not a big deal. So sa mga good part naman niya, sobrang dami niyang good part. Unang-una na dito yung kanyang pagiging wireless, yung kanyang dalawang polar pattern, dalawang function guys. If gusto mo ng wired po, pwede pa rin. Ganun pa rin naman yung makukuha mong features kagaya ng naunang version nito. And yung kanyang mute button, gain button, and yung kanyang real-time monitoring mga patid, sobrang daming good features nito. So yun lang naman mga patid natin yung review natin dito sa Boya PM500W. Like what I said, if you're looking a microphone na minimalist para sa yung table, kung kagaya ka ni Boss Lucian na gumagawa ng mga content sa mga ganito guys table or nagpa-podcast ka, this microphone mga patid natin is very comfortable, convenient, affordable. Sobra lahat nandito na sa Boya. So check nyo na lang po yung link natin nandiyan sa description box para sa mga gustong bumili. Check nyo na lang po mga patid. Again, gusto ko lang po din pasalamatan dito ang Boya sa pagpapadala nito sa atin. And like what I said, abangan nyo ating next video about dun sa napakaganda nilang bagong boom arm. Yan ang isa sa mga gusto kong boom arm ngayon, yun sa Boya guys. Napakaganda. Abangan nyo po yan. Like what I said, road to 100k na po tayo. Onting-onti na lang mga patid natin. Kaya wag na po ninyong kalimutan mag-like, share, and comment and subscribe. At yung maliit na bell, smash yun na yan guys, the red button, para mag 100k na tayo. So again, I'm Luis D. Arteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!